Sino nga ba si Pennywise? Si Pennywise ay mula sa isang nakakasindak na nobela na pinamagatang It. Mula sa nobela ni Stephen King. Ang kanyang karakter ay isang sinaunang evil creature na madalas manghuli ng mga bata sa bayan ng Derry, Maine. Kumukuha siya ng mga bata gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Kasama dito ay ang kakayahang mag-shapeshift o magbago ng anyo. Madalas niyang gamiting anyo ang isang payaso na nagngangalang Pennywise, the Dancing Clown. Gumanap sa papel na Pennywise ang sikat na aktor na si Tim Curry mula sa isang 1990 television adaptation. Sa isang 1998 television adaptation, gumanap ang Indian comedy actor na si Lilliput bilang si Pennywise. Ang aktor na si Bill Skarsgård ang gumanap bilang si Pennywise sa isang pelikula noong 2017 at ang sequel nito na pinamagatang It Chapter 2 na ipinalabas noong September 2019. Ayon sa kwento mula sa nobela ni Stephen King, ang karakter na nagngangalang It ay isang shape-shifting monster na madalas gamitin ang anyo ng isang payaso. Ang payasong si Pennywise, the Dancing Clown. Nagmula siya sa isang empty space na matatagpuan sa labas ng ating planeta. Ang lugar na tinutukoy sa nobela na pinangalan ng Macroverse. Dumating siya sa planet Earth mula sa isang asteroid na bumagsak sa isang pook kung saan ay maitatayo ang bayan ng Derry, Maine. Noong una ay nanghuhuli siya ng mga sinaunang katutubo o Native Americans. Pagkatapos ay matutulog siya for 27 years. Magigising siya sa loob ng isang taon para kumain ng tao. Madalas ay mag-iibang anyo si Pennywise at gagayahin ang isang nilalang na kinatatakutan ng kanyang biktima para mas madali niya itong mahuli. Mas gusto ni Pennywise na biktimahin ang mga bata dahil mas madaling gayahin ang anyo ng kanilang kinatatakutan. Katulad ng isang gagamba o isang nakakatakot na payaso. Mas madali para kay Pennywise na maimpluwensyahan ang taong may hina ang loob. Ayon sa nobela, si Pennywise ay inihayag na ang kanyang tunay na pangalan ay Robert Bob Gray. Pero ang grupong Losers Club ay binigyan siya ng pangalan bilang It. Ayon sa kwento sa libro,
si It ay isang lalaki. Dahil sa appearance nito bilang si Pennywise. Pero ang grupong Losers Club ay naniniwala na marahil ay babae si It. Dahil sa isang eksena kung saan ay bigla siyang naglabas ng itlog sa kanyang katawan habang nasa anyo ng isang higanteng spider. Gayunpaman, batay sa obserbasyon ng isa sa mga miyembro ng Losers Club na si Bill Denbro, mula sa Ritual of Chud, ang totoong appearance ni Pennywise ay isang tumpok ng umiikot na orange lights na tinatawag nilang deadlights na kayang magdala ng kamatayan sa sinumang direktang titingin dito. Ang mortal na kaaway ni Pennywise, also known as It, ay ang Space Turtle na kilala din sa tawag na Maturin. Isang sinaunang nilalang na nagmula din sa Macroverse. Ayon sa kwento, ang Space Turtle na si Maturin ang lumikha ng sandaigdigan nung siya ay magsuka dahil sa sakit ng kanyang tiyan. Lumabas din ang Space Turtle sa iba pang mga nobela ni Stephen King, katulad ng nobela na pinamagatang The Dark Tower, Wizard and Glass. Karamihan sa mga kaganapan sa nobelang It ay inilarawan mula sa mga pananaw ni Pennywise. Inilalarawan din ang kanyang sarili bilang isang mataas na uri ng nilalang, naka-level ang Space Turtle, at itinuturing ang mga tao bilang kanyang mga laruan. Ang kanyang hibernation o ang mahabang pamamahinga ni Pennywise ay nagsisimula at nagtatapos kasama ang mga kasuklam-suklam na mga pangyayari. Kagaya ng biglang pagkawala ng 300 na katao sa bayan ng Derrymeen noong taong 1740 hanggang 1743. Kasama din ang pagsabog sa isang paggawaan ng bakal o ang tinatawag sa Ingles na ironworks. Nagising si Pennywise habang nagkakaroon ng malakas na bagyo kung saan ay nagkaroon ng malaking pagbaha sa lugar noong taong 1957. Pagkatapos nito ay ang pagpaslang sa nakakabatang kapatid ni Bill Denbro, ang batang si Georgie. Siya ang unang naging biktima ni Pennywise mula nang siya ay magising mula sa kanyang hibernation, kasama din ang iba pang mga pagpatay. Bago siya kinalaban ng Losers Club, ay namerubisyo muna siya sa bayan ng Derrymeen. Nung nagharap ang grupong Losers Club at Pennywise, isang paghaharap na humantong sa paggamit ni Bill ng isang ritual na tinatawag nilang Ritual of Chud para matalo at bumalik sa kanyang hibernation si Pennywise. Nagulat si Pennywise sa kanyang biglang pagkatalo mula sa mga batang paslit na miyembro ng Losers Club. Gamit ang Ritual of Chud. Dahil dito ay kinwestiyon ni It, also known as Pennywise, ang kanyang superiority at
sinabi nitong nakachamba lang ang Losers Club at kayang-kaya niya itong paslangin kung gugustuhin ito. Ang hindi alam ni Pennywise ay tinulungan ng Space Turtle ang grupong Losers Club, kaya sila ay nagwagi sa kanilang unang paghaharap laban kay Pennywise. Pagkatapos ng 27 taon or 27 years, muling nabuhay si Pennywise. At nagsimulang magkalat na naman ng lagim sa bayan ng Derrymane. Muli ay bumalik ang natitirang miyembro ng Losers Club pagkatapos ng 27 years para muling harapin si Pennywise. Natalo ng Losers Club si Pennywise gamit ang isa pang ritual of Chud. Nagkaroon ng malaking bagyo at nasira ang isang parte ng bayan. Ito ay sumasagisag sa pagkamatay ni Pennywise. Regarding sa kanyang powers and abilities, si Pennywise ay may kakayahang magbago ng anyo o ang tinatawag na shape-shifting na base sa kinatatakutan ng kanyang biktima. May abilidad din si Pennywise na gumawa ng mga ilusyon para magdala ng pangamba at pagkasindak sa kanyang mga target victims. May kakayahan din si Pennywise na mag-regenerate kapag ito ay tinatamaan ng physical na atake mula sa kanyang kalaban. Kagaya ng ginawa ng isa sa mga miyembro ng Losers Club. May kapangyarihan din si Pennywise na kontrolin ang utak ng mga tao na nakatira sa Derrymane para makalimutan nila ang mga issues regarding sa mga nawawalang mga bata. May kaunting kaalaman din si Pennywise pagdating sa telekinesis. Kaya niyang palutangin sa ere ang kanyang mga target victims. By the way, isang malupit na shoutout para kay Mr. Joaquin Lara. Kung ikaw ang tatanungin, nakakapangilabot ba ang karakter ni Pennywise? May posibilidad bang magkaroon ng part 3 ang kanyang pelikula? Maraming salamat po sa panonood. Magkita po ulit tayo sa next video. Hanggang sa muli, take care at mabuhay!